ika-5 ng Setyembre, Sabado, sa 22nd linggo ng karaniwang panahon. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pahinga, naglalakad si Jesus sa taniman ng trigo. Nangyari na hinimay ng kanyang maalagad ang mga butil sa pagkiskis sa kanilang mga kamay at kinain ang mga ito. Sinabi ng ilang Pariseo, "Bakit niyo ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pahinga?" Ngunit nagsalita si Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi niyo ba nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kinuha ang tinapay at inihain para sa Diyos. Kinain ito at binigyan pa ang kanyang mga kasamahan. Gayong bawal itong kanin ninuman liban sa mga pari." At sinabi pa niya sa kanina, "Panginoon ng araw ng pahinga, ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, bakit niyo ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pahinga? Si Jesus na mismo bilang siyang katuparan ng mga batas ang nagtuwid ng baluktot na pag-unawa ng mga Pariseo at mga eskriba sa tunay na kahulugan ng batas hinggil sa pamamahinga. Malinaw na ipinahayag ni Jesus na ang alinmang batas na ginawa ng Diyos ay ginawa para sa kabutihan ng tao. Hindi ginawa ng tao para sa kabutihan ng anumang batas. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga batas upang higit natin siyang mahalin at paglingkuran. Sa ating pagsunod sa mga batas na ito, inaasahan ng Diyos na sa pagmamahal natin sa Kanya ay higit din nating mamahalin ang ating kapwa. Sa kabilang dako, hindi hinahangad ng Diyos na maging alipin ng batas ang tao. Layunin ang batas na ito na turuan tayong maging malaya sa pagmamahal natin sa Kanya at sa ating kapwa. Ang batas na nagpapahirap at umaalipin sa tao ay hindi batas na galing sa Diyos. Ang tunay na batas na galing sa Diyos ay makatarungan, mapagpalaya, at higit sa lahat, ito ay puno ng pagmamahal. Pagsasagawa. Ipanalangin natin ang ating mga mambabatas, kasi nawa sila ng karunungan ng Diyos upang maagawa sila ng batas na hindi makasarili. Sa halip, makabuo nawa sila ng mga panukalang magtataguyod sa kabutihan at kapakanan ng tao.